Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo po ay tinipon ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya ang bawat isa sa atin sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Thank you.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan. Sa ngalan mo, Ama naming banal, sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong espiritong sa amin ay kumukupkop upang sa lupaing ipinangako kami makapasok sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Elias ay mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos ng maghapong paglalakad, ay naupo siya sa lilim ng isang puno ng retama at nanalangin. Nang ganito, Panginoon, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na, nais ko pong mamatay. Pagkatapos, nahiga siya at nakatulog. Ngunit dumating ang isang anghel. Kinalabit siya at ang sabi, gising na at kumain ka. Nang siya'y lumingon, nakita niya na sa may ulunan, ang isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato at tubig na isang sisidlan. Kumain nga siya at uminom. Pagkatapos ay nahiga uli. Ngunit bumalik ang anghel ng Panginoon. Kinalabit siya uli at sinabi, bumangon ka at kumain. Napakahaba pa ang lalakarin mo. Kumain nga siya uli at uminom, at siya'y lumakas. Sa tulong ng pagkaing iyon, naglakbay siyang 40 araw at 40 gabi hanggang sa Horeb, ang bundok ng Siyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsumikap tayong gamutin ang Panginoong butihin. Panginoo'y aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naapi, makinig, matuwa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya ay purihin ang lahat. Ang aking dalangin dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Nagalak ang aping umaasa sa Kanya, pagkat dinabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos nang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukupkop. Ang galing ng poon, hanaping masikap, yaong nagtiwala sa kanya't naligtas, ay maituturing na taong mapalad. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, huwag ninyong dulutan ng pighati ang Espiritu Santo, sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo
ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang araw. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at poot. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa pag-ibig sa atin, inihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalimuyak na hain sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagbulong-bulungan ang mga Hudyo dahil sa sinabi ni Jesus, "Ako ang pagkaing bumaba mula sa langit." Sinabi nila, "Hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? Kilala natin ang kaniyang ama't ina. Paano niya na sabi ngayong, bumaba ako mula sa langit?" Kaya't sinabi ni Jesus, "Huwag kayong magbulong-bulungan. Walang makakalapit sa akin malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama, yaong nagmula sa Diyos, ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang. Gayon may namatay sila. Ngunit ang sinumang kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan
ay ang aking laman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Patuloy po ang ating pagninilay kay Jesus Nazareno bilang tunay na tinapay ng buhay. Kung inyo pong mapapansin, ito rin ang temang umiikot sa mga nagdaang linggo sa ating ebanghelyo. Kung maaalala ninyo, nung nakaraang linggo, 2 linggo na ang nakakalipas, narinig natin at naunawaan natin na si Jesus Nazareno gumawa ng himala at kababalaghan. Pagkatapos niyang pakainin ang 5,000 katao sa pamamagitan ng 5 isda, 5 tinapay at 2 isda. Kaya naman, dahil sa ginawa niyang ito, nais siyang itanghal ng mga tao bilang kanilang hari, sapagkat ang buong sambayanan, ang taong bayan, nabusog dahil sa ginawa ni Jesus Nazareno. Tunay nga pong bilang mga tao, lahat tayo kailangan natin ng pagkain para mabuhay. Kailangan ng katawan natin ng tinapay upang wag tayong magutom. Dahil kung hindi tayo makakakain at hindi tayo makaiinom ng tubig, maaari natin itong ikamatay. Kaya naman, masasabi talaga nating napakahalaga ng tinapay o pagkain dahil isa ito sa ating pangangailangan upang tayo'y patuloy na mabuhay at makapaglakbay sa buhay na ito. Bagamat mahalaga at kailangan natin ng tinapay, ipinaliwanag ngayon ni Jesus Nazareno na may mas mahalaga pa kaysa sa pagkain na ating kailangan sa araw-araw. Uulitin ko po, ipinaliwanag mismo ni Jesus Nazareno na may mas mahalaga pa kaysa sa pagkain na ating kinakain sa araw-araw. At yan ay ang tinawag niyang tunay na tinapay. At sino at ano po ang tinutukoy dito ni Jesus Nazareno? Inihayag at ipinakilala niya ang kaniyang sarili bilang tunay na tinapay na nagbibigay buhay. At ang buhay na tinutukoy dito ay hindi ang panandali ang buhay ng tao sa mundo, kung hindi ang buhay na walang hanggan, ang buhay kapiling ang Diyos magpakailanman. Ibig sabihin ito, ito ay isang buhay na ganap at kasiyasiya, sapagkat ang buhay na ito kailanman ay hindi na mamamatay. Sa makatuwid, may higit na mas mahalaga sa pagkain na kailangan ng ating katawan. At yan, walang iba kung hindi
ang Diyos. Uulitin ko po, ang Diyos mas mahalaga kaysa sa pagkain at tinapay na ating kailangan sa araw-araw. Bakit? Ang tinapay at pagkain galing mismo sa Diyos. Kaya hindi hamak, mas mahalaga ang Diyos kaysa sa pagkain na ating kinakain. Dahil ang mga pagkain ito, ang mga tinapay na ito, lahat yan masisira. Lahat yan pwedeng mapanis at pwedeng mabulok. Hindi pang matagalan, panandalian lamang. Subalit ang Diyos na nagkatawang tao at bumaba sa lupa, si Jesus Nazareno na sinamahan tayo sa ating abang kalagayan, si Jesus Nazareno na patuloy tayong sinasamahan sa ating mga dusa at pangamba, siya ang nagsisilbing tunay na tinapay at pagkain na kailanman hindi mauubos. Siya ang tinapay na kailanman hindi pwedeng mapanis at mabulok. Siya ang tinapay na nagdudulot sa atin ng buhay na walang hanggan. Siya ang tinapay na bumaba mula sa langit upang kailanman hindi na tayo magutom at mabuat mauhaw sa ating buhay. Kaya tatlong mahalagang punto sa ating pagninilay. Una, makinig tayo. Makinig tayo kay Jesus Nazareno, ang ating mabuting pastol na siyang nag-alay ng kanyang buhay upang maging tinapay natin sa araw-araw. Siya ang pagkaing espiritual na kinakailangan natin upang tayo'y makapasok sa kalangitan ng Diyos. Ang pagkaing ito, ang tunay na katawan ni Kristo na ating tinatanggap sa komunyon, ay ang magdadala sa atin sa kaharian ng Ama. Ikalawa, manalig tayo. Maniwala tayong lubos na hindi ordinaryong tinapay ang ating tinatanggap sa banal na komunyon. Ito mismo ang tunay na presensya at katawan ni Jesus Nazareno. Kaya nga sa banal na Eucharistia, Diyos mismo ang ating pinapapasok sa ating katawan, puso at kalooban. Kaya nga ang panawagan, bago natin tanggapin si Jesus Nazareno, kung tayo'y may mga mabibigat na kasalanan, dapat nakapagkumpisal muna tayo. Dahil nga, Diyos mismo ang pumapasok sa ating katawan, puso at kalooban. Kaya nga, sa pagpasok ni Jesus Nazareno, masasabi nating tunay na may himala sa Eucharistia. Dahil sa kanyang tunay na katawan at tunay na dugo, napapagaling tayo sa ating karamdaman. Pinalalakas tayo sa ating buhay sa mundo. At higit sa lahat, inililigtas niya ito sa lahat ng uri ng kapahamakan. Nililigtas tayo hanggang marating natin ang kabilang buhay sa paraiso ng Diyos. At ikatlo, magsumigasig tayo. Magpursige tayo na maging inspirasyon tayo sa bawat isa sa tuwing tinatanggap natin ang tunay na katawan, ang tunay na tinapay na nagbibigay buhay, may kaakibat itong responsibilidad. Dapat sinasabi
at pinapangako din natin sa Diyos na sa pagtanggap natin ng kanyang katawan sa ating buhay, mananatili tayong gagawa ng kabutihan at iiwas tayo sa anumang gawaing masama o kasalanan. Kaya nga nais kong ulitin kung ano yung sinabi sa ikalawang pagbasa. Dahil sa diyang hitik ito sa aral at karunungan, anong sinabi ni Apostol San Pablo? Mga kapatid, huwag ninyong dulutan ng pighati ang Espiritu Santo. Di po ba't ang ating mga katawan na kung saan pinatutuloy natin ang Diyos ay ang tahanan o templo ng Espiritu Santo? Sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang panahon. Ang ganda nung sunod na sinabi ni Apostol San Pablo, kaya alisin na ninyo ang lahat ng inyong sama ng loob, ang lahat ng inyong galit, at lahat ng inyong puot. Huwag na kayong mangbubulyaw, manlalait, at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, anong sabi niya? Maging mabait tayo at maging maunawain tayo at maawain sa isa't isa. Magpatawaran tayo tulad ng pagpapatawad ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus Nazareno. Kaya nga dinugtong pa dito ni Apostol San Pablo, yamang kayo ay mga minamahal na anak ng Diyos. Tularan ninyo si Kristo. Sa pagtanggap natin ng komunyon, tularan natin at maging inspirasyon natin si Jesus Nazareno. Mamuhay tayong puspos ng pag-ibig kagaya ni Jesus. Dahil sa pag-ibig sa atin, inihandog niya ang kaniyang buhay bilang mahalimuyak na hain sa Diyos Ama. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, tamang-tama yung sinabi ni Santa Teresa ng Avila. Ang sabi niya, ang Diyos sapat na. Solo Dios basta. Only God suffices. Na ang ibig sabihin, kapag tinanggap na natin ang Diyos sa ating buhay, kung kapiling na natin ang Diyos, wala na tayong kakailanganin pa. Hindi na mahalaga sa atin kung ano pamangkinang ng mga kayamanan at material na bagay sa mundo. Bakit? Sapagkat walang anuman ang makahihigit pa sa Diyos. Kaya kapag tinanggap natin si Jesus sa bawat pagdiriwang ng banal na Eukaristiya, siya mismo sapat na para tayo ay mabuhay at magtamo ng buhay na walang hanggan. Amen. Purihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nakatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli,
umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, dumulog po tayo sa Diyos Ama upang pagkalooban niya tayo ng biyaya na makapagbigay buhay sa kapwa tulad ng kaniyang anak na si Jesus. Taglay ang matibay na pananampalataya sa bawat panalangin ang atin pong itutugon. Panginoon, tinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, tinggin mo ang iyong bayan. Para kay Papa Francisco Jose na aming obispo, mga pari at diakono, magsilbing bukal at rurok nawa ng kanilang buhay ang Eucharistia upang makasumpong nila ng lakas at inspirasyon sa paglilingap nila sa bayan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, matupad nawa nila ang kanilang sinumpaang tungkulin para sa kapakanan ng mga mamamayan. Manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo ang iyong bayan. Para sa ating mga Kristiyano, maging malinaw at epektibong tanda nawa tayo ng paghahari ng Diyos para sa mga hindi sumasampalataya at nagdududa sa pamamagitan ng ating banal na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga may matinding pinagdaraanan sa buhay, makadawan nawa sila ng paghilom at pag-asa kay Jesus, ang tinapay ng buhay. Manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga yumao, makatagpo nawa sila ng kagalakan at kapayapaang walang hanggan sa piling ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali na katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo ang iyong bayan. Isama din po natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito, ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal, ang mga kapamilya at kamag-anak natin na may malubhang sakit at karamdaman, gayon din ang mga pamilya na nagugutom at walang makain. Naway ingatan, patnubayan, at basbasan silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo ang iyong bayan. Mapagpalang Ama, ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng biyaya. Gabayan mo ang iyong bayan sa daan ng kabanalan upang sa aming pagsunod sa iyo, kami rin ay makiisa kay Jesucristong anak mo, na buong pusong nag-alay ng sarili upang maging pagkaing nagbibigay buhay ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Thank you.
magsitayo pang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan, ang pinagmamagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami ay tubusin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw. Gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon ay pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang Diyos, Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog. Hinawa kaniya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo
ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurian magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Thank you.
announcement. Ang Ministry of Altar Servers ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay muling naghahanap at tumatanggap ng mga nagnanais na maging lingkod sa Dambana ng Poong Jesus Nazareno bilang sakristan. Inaanyayahan namin ang mga kalalakihan na may edad 10 hanggang 21 taong gulang na lumahok sa aming training program. Para sa mga nagnanais na lumahok, maaaring bisitahin at i-message ang Facebook page ng Ministry of Altar Servers, Quiapo Church. Kasalukuyan po tayong nagdiriwang ng mga misa nobinaryo sa karangalan ng Nuestra Señora de la Buena Hora tuwing alas 12:15 ng tanghali sa darating na 15 ng Agosto. Sa ganap na alas 5 ng hapon ay gaganapin ang maringal na misa sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit ng Mahal na Birhing Maria at sa karangalan ng Nuestra Señora de la Buena Hora. Ito po ay susundan ng prosesyon. Nanyayahan po ang lahat na dumalo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Bago po ang huling pagbabasbas, maraming salamat po sa inyong lahat na patuloy na naghahandog ng mga donasyon, tulong at ayuda dito sa tahanan at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Patuloy po ang aming panawagan na ipagpatuloy po ninyo ang inyong pagbabahagi ng mga ayuda tulad ng mga bigas, ng mga kape, ng mga dilata at noodles na siya namang ibinabahagi natin at ipinagkakaloob sa mga kapatid nating masigit na nangangailangan. Patuloy po naming ibinabahagi sa inyo at ipinaliliwanag na ang atin pong pagdidebosyon dapat hindi lang nananatili sa ating simbahan. Ang pagdidebosyon natin dapat tumatagos at tumutulak sa atin upang magmalasakit sa kapwa at magkawang gawa. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, lagi po sana nating tatandaan na ipinahayag at ipinakilala mismo ni Jesus Nazareno na siya ang tunay na tinapay na nagbibigay buhay. At bilang pagkilala at bilang pagtugon sa katangiang ito ni Jesus Nazareno, nararapat tayo ay makinig sa kanyang mga salita, magkaroon ng pananalig at higit sa lahat, magsumigasig, nasundan ang kanyang kalooban at tanggapin siya ng buong buo sa ating puso, kalooban at buhay sa banal na komunyon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makampanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen
at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre.